Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milechon. Tayo malayan dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Aerial TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, katapusan nyo na in-check 12 barko ipapadala ng Japan sa Pilipinas para magbantay. At yung play na natin wala naman ito. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Japan magpapadala ng 12 na barko sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang gobyerno ng Japan ay magpapadala ng 12 barko sa Philippine Coast Guard bilang bahagi ng pangako nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa maritime security, sinabi ni Japan Prime Minister Kishida Fumio noong Sabado. Inihayag ito ni Kishida sa kanyang talumpati sa Kongreso ng Pilipinas sa Joint Special Session na ipinatawag para sa 2 na pagbisita ng Prime Minister ng Japan. Now, I would like to introduce some specific examples of our cooperation. First, security and defense cooperation. The last pillar of the new FOIP plan is extending efforts for security and safe use of the sea to the air. Japan has hitherto provided 12 ships to the Coast Guard to play a part in improving the Philippines' maritime security capability. Biruin yung mga kabalita natin, no? 12 barko ang ibibigay ng Japan na talagang malaking tulong ito na magpapatrolya ngayon dyan sa ating nasasakupan o dyan sa ating kiniklaim natin teritoryo natin o talagang atin naman talaga yung teritoryo na yan na patuloy ng pinanghihimasukan lamang nitong mga Chekwang to o itong China nga. Na itong mga barko na to ay talagang malaking tugon upang talagang mga upang sa mga banta nitong mga Chekwang to ay talagang makasabay ang ating bansa sa gagawing pagpapatrolya at talagang pagharap dito sa mga Chekwang to na ibibigay na tulong ng Japan at talagang napakalaking tulong nito at napakahalaga sa ating bansa lalo pat ngayon ay talagang tumitindi yung nagiging agawan dyan ng teritoryo nga sa West Philippine Sea. At yun, tuloy pa natin. Furthermore, a Japanese firm delivered a warning and control radar to the Philippine Air Force last month in order to improve air domain awareness. Also, yesterday, Japan agreed with the Philippines to provide coastal surveillance radars to the Philippines Navy as the first cooperation project in the world under Japan's newly established Official Security Assistance, OSA, this year. Japan will continue to contribute to the enhancement of the Philippines' security capabilities, thereby contributing to regional peace and stability. Furthermore, we concurred with President Marcos to commence formal negotiations on a Japan-Philippines reciprocal access agreement. Japan intends to further deepen strategic cooperation with the Philippines in the future. From this standpoint, I confirmed with President Marcos during his visit to Japan in February that we would work together to maintain and strengthen the free and open international order based on the rule of law. Furthermore, during my visit to the United States in January, I expressed my strong determination to defend a free and open Indo-Pacific FOIP. Also, in March, I announced a new plan to realize the FOIP. Underlying this plan is our determination to lead the international community toward cooperation
rather than division and confrontation, and to defend freedom and the rule of law at all costs. Today I stand here to share with you my renewed commitment to further advance these efforts and to share with you my thoughts on how to do so. There are four pillars in the new FOIP plan. The first of these pillars is to uphold principles for peace and rules for prosperity. This is the idea of building peace by confirming and promoting the basic principles that the international community should uphold. Ito ay sa itaas ng warning and control radar na inihatid ng isang Japanese firm sa Philippine Air Force, mga pagsisikap na pinaniniwalaan ng Japan na mahalaga sa pagpapanatili ng isang Free and Open Indo-Pacific o FOIP. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinulungan ng Japan ang Pilipinas sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagdepensa. Noong 2012, nangako ang Japan na magpapadala ng 12 barko na maaaring gamitin para magtatag ng minimum credible defense posture sa gitna ng mga agawan at pagbabanta sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Noong nakaraang Pebrero, sinabi ni Kishida sa official working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinahangad niya ang pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng Japan, Pilipinas, at United States. Bukod sa tulong sa depensa, binanggit din ni Kishida sa pagpasa ng kasunduan sa pagitan nila ni Marcos na ituloy ang formal na pag-uusap sa Reciprocal Access Agreement na magpapalalim pa ng estratehikong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Iginiit ni Japan Prime Minister Fumio Kishida na ang West Philippine Sea ay dapat pinangangasiwaan ng batas at kaayusan at hindi sa pamamagitan ng pagpapairal ng puwersa sa rehiyon. Ginawa ng punong ministro ang pahayag sa naging pagharap at pagdalo nito sa isinagawang special joint session ng Senado sa House of Representatives. Ayon naman kay Kishida, ang trilateral cooperation sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos ay isinasagawa na upang protektahan ang kalayaan ng paglalayag sa West Philippine Sea. Aniya, upang mapanatili at mapalakas ang isang malaya at bukas na international order batay sa sinasabi ng batas, mahalagang magkaroon ng multi-layered cooperation sa pagitan ng mga kaalyado at mga bansang may kaparehong pananaw. Kinumpirma rin ito na sa unang pagkakataon noong buwan ng Setyembre, ay nagpalitan sila ng opinion ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US Vice President Kamala Harris upang pag-usayin ang kanilang kooperasyon. Kung maaalala, ang Pilipinas at Japan ay kapwa hindi sang-ayon sa ginagawang pag-aangkin ng China sa soberanya sa mga isla na matatagpuan sa exclusive economic zone ng Japan at Pilipinas. Dito nga mga kabalita natin, oh, dito nyo mararamdaman yung talagang nais lamang syempre ng Japan na talagang matupad yung batas dyan sa karagatan at maging maayos nga yung nagiging takbo o yung nagiging galaw syempre ng mga barko o yung mga may claim dyan sa West Philippine Sea. Na kung saan dito nga ang Japan ay nagpapakita lamang syempre ng patas na pananaw din na talagang dito nakaanib nga sa Pilipinas syempre yung kanyang nagiging tugon na kung saan yung mga hakbang na mali nitong mga chekwang to ng China ay kinukundi na rin ng Japan dyan mga kabalita natin na tila nga ba ay talagang napaka-agresibo at talagang sabik na sabik ng makuha ang buong West Philippine Sea nga na ito yung ginagawang hakbang ay tila nga ba talaga yung paggamit na ng hindi nararapat o hindi naaayon sa batas karagatan nga mga kabalita natin. Na ito ang isa sa mga nagiging tugon ng Prime Minister nga ng Japan na kung saan ay talagang nais nilang mabigyan din ito ng pansin at talagang tuluyang mapigil at mahinto yung ginagawa nitong ng China nga. At yun, tuloy pa natin. Nagbigay ng courtesy visit si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Philippine Coast Guard National Headquarters sa Maynila. Sa pagbisita, sumakay si Kishida sa BRP Teresa Magbanua, MRRV 9701, na isa sa 277-meter multi-role response vessel ng PCG na itinayo sa Japan. Kasama ni Kishida sina Transportation Secretary Jaime Bautista at Ambassador of Japan to the Philippines Kazuhiko Koshikawa. Ang Prime Minister ng Japan ay sinalubong at tinanggap
Kaprimi PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, kinilala ni Gavan ang Japan bilang isa sa pinakamapagbigay at matatag na partner ng PCG, partikular sa pag-upgrade ng mga kapabilidad nito at pagkamit ng modernisasyon. Sinabi ng PCG na mula nang italaga ito sa serbisyo ng Coast Guard noong May 2022, ang BRP Teresa Magbanua ay naging aktibo sa pagsasagawa ng maritime security at maritime safety operations sa mga exclusive economic zone ng Pilipinas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung tila nga ba pagbisita ng Prime Minister ng Japan na kung saan talagang nagpapahayag ng suporta sa Pilipinas at nagbigay nga ng mga barko na talagang ay magagamit sa ating bansa o sa ating paglalayag dyan sa West Philippines nga, na itong nga pagtugon ng Japan syempre sa talagang nangyayari dyan sa West Philippines na ihayag dyan na talagang tuluyan niya nga ibinibigay syempre yung kanyang nagiging pahayag ukol nga sa ginagawang hakbang nitong mga Chekwang to o nitong China nga, na talagang dito ay kinukundi na rin ng Japan yung nagiging maling hakbang o yung pamamalakad ng mga Chekwang to o ng China nga. Na dito ay dapat igiit syempre yung tamang batas at talagang yung mapayapang solusyon na talagang yung pwede nga mangyari dyan sa karagatan nga na pinagtatalunan nga, at hindi yung ginagawang karahasan o marahas na galawan nitong mga Chekwang to dyan sa West Philippine Sea, na kung saan talagang patuloy tayong binubuli at patuloy tayong hinaharas sa ating ginagawa sa sarili nating teritoryo, na itong mga Chekwang to, itong China nga, talagang hindi inaaniban ng Japan sa mga nais nito o hindi sinasang-ayunan sa mga hakbang na mali nga dyan sa West Philippine Sea o sa karagatan nais nilang kunin, no, na kung saan talagang yung buong suporta ng Japan ay binibigay nga sa Pilipinas sa talagang tutugon na tutugon sa pangangailangan nito, lalo pat ngayon talagang ito nga binibigay ng Japan malaking tulong para sa ating bansa nga. At dito ay pinapakita lamang syempre yung talagang tatag ng relasyon ng dalawang bansa upang maipahayag din sa mga Chekwang to o dito nga sa China na handang magtulungan ang Japan at Pilipinas, no, upang maisulong yung nararapat at tamang batas sa karagatan na inaangkin nila. At ito nga ang pinapakita at talagang pinapahayag ngayon ng Japan na handa nga nilang bigyang pansin ito kung sakasakali talagang hindi makinig itong mga Chekwang to o itong China nga. Na kung matatandaan nyo talagang matagal na rin kaalyado ng Pilipinas itong Japan, at ito nga ang pinapahayag at talagang ngayon ang tinutugon ng Japan yung kanilang pagbibigay pansin at talagang pagbibigay tulong at talagang pagsuporta at talagang pagpapatibay nga ng alyansa ng Japan at Pilipinas, at syempre kasama na dyan yung Amerika nga, na talagang solid magbibigay ng magandang hakbang dyan sa West Philippine Sea laban nga dito sa mga Chekwang to o dito nga sa China. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Aerial TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito malangin yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.